Nag-brownout sa ilang bahagi ng Metro Manila, gayon din po sa ilang bahay sa Rizal sa kasagsagan ng malakas na ulan kahapon. Tanong tuloy ng ilan, umpisa na ba ng rotational brownout sa Kamaynilaan dahil sa kakulangan ng kuryente? Darito ang report ni Katrina Zon. Sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan kahapon, nawala ng kuryente ang ilang lugar sa Metro Manila. Kabilang sa mga apektado ng brownout ayon sa Meralco ay ang ilang lungsod sa Marikina, Pasig at Taguig. Gayun din ang ilang bahagi ng Maynila kabilang ang Santa Mesa at Santa Cruz. Ang ilang bayan sa Rizal kabilang ang Montalban at San Mateo. Tanong tuloy ng ilan, simula na ba ito ng rotational brownout sa Metro Manila dahil sa manipis na reserba ng kuryente? Hindi raw, ayon sa Meralco. Ang brownout kahapon ay dulot umano ng aberya sa mga linya ng kuryente dahil sa bigla ang malakas na buhos na ulan. Sa New Antipolo Street sa Santa Cruz, Manila, naabutan ng GMA News ang mga tauhan ng Meralco na kinukumpuni ang limang poste ng ilaw na tinamaan ng kidlat kagabi. Dahil sa tama ng kidlat, bahagyang tumagilid ang isa sa mga poste. Mabuti na lamang daw at sumandal ito sa mga kawad ng kuryente at hindi tuluyang bumagsak sa mga bahay. 20 bahay ang pansamantalang nawala ng kuryente sa lugar. Ngayon pa lang, nagbabala na si Senate Energy Chairman Serge Osmeña III na kakapusin ang supply ng kuryente sa 2015 dahil kulang umano ang mga power plant. Dahil dito, posible raw magkaroon ng malawakang brownout sa Luzon at Visayas sa susunod na taon. Sinisin ni Osmeña ang mabagal umanong pagkilos ng gobyerno. The last 4 years have been parang neglect. Benign neglect, hoping everything will turn out right. Pero sinalag naman ito ni Petilla. Paliwanag ng kalihim sa ilalim ng batas, taliraw ang kamay ng gobyerno sa usapin ng power generation. The government is not allowed to actually build a plant. Neither are we allowed to buy power. Who buys power? Private sector. Tinitiyak ni Petilla na maraming papasok na power plants ngayong huling bahagi ng 2014 hanggang sa susunod na taon. Kung hindi raw maantala ng bureaukrasya ang pagtatayo ng mga planta, malaki raw ang maitutulong ng mga ito sa pagdagdag ng supply ng kuryente. Para sa Unang Balita, Katrina Son reporting.